po natin tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas natin malapanginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Beloved ordained preacher, ko bubuhin niyo. Amen. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamamalapang Jesus. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, nagkila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming dearly and beloved Pastor Welde Estrada Almeda, lubos labis po kami umalapang Diyos, nagpupuri pa salamat sa katatapot na yugto. Hallelujah na aming pananambahan ay pinagpala at pinilangisan mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn sa mga buhay na patutuo na inihag ng pinagpalang mga anak sa pagbibigyan aming kasapong pahagit andog, susi ng pagpapala sa mga papuring awitin, alay sa iyon mga pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan, iyong ipinadama, ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa iyong Santong Espiritu, nagbigay kagalakan sa aming mga puso at narito po kami umalapang Jesus sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po kami umarapin Jesus, hallelujah, dumako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, kami po ay lubos labis nagsusumamo, hallelujah, nagpapakumbaba, nagsisisi lalo ng iyong abang lingkod sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, umalapeng Jesus. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo magus sa krus ng Kalbaryo. Sa ganing akin, umalapeng Jesus, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po kami umaasa. Hallelujah, bigyan mo po kami, bigyan mo po ang iyong banglingkod ng wisdom, knowledge, understanding. O malapeng Jesus, hallelujah. At buksan mo po, o malapeng Jesus, hallelujah, ang pangunawa, ang kaisipan ng mga tagapaginig. O malapeng Jesus, langisan mo po ang iyong banglingkod, ang iyong salita. Ikaw po maglagay sa aking mga labi ng aking sasambitin, o malapeng Jesus, at samaan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan, pinakamamalapeng Jesus Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, demons of unbelief and doubt, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus, amen. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, ko'y babay niya, amen. Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalapeng Jesus po. Amen. Ang hari ng mga hari. Amen. At Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesus Kristo. At atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Welde Estrada Almeda, the entire proper of our loving God, sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ang ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, sa mga beloved elders po nakapiling po natin, beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, ko'y bubuhay na, amen. Katuwang po ating pong beloved sister, Auntie Vine, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube, Facebook. Meron po tayong mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain natin pinakamamalapeng Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At narito po tayo mga minamahal sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. Ating ihanda yung ating pong mga gagamitin, yung ating notebook, ballpen, ating pong Bible, mga minamahal, at atin na pong ating pong basahin, mga minamahal, ating pong pambungad na teksto, mga minamahal, amen. Aklat po ng Lucas 12:5 at Salmo 145:19 at Ecclesiastes 8:13, mga minamahal, amen. At kung wala pong magbabasa, praise the Lord, kindly po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas,
12, ang talata po ay 5. 5, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dada po at ipinagpapauna po sa inyo kung sino ang sa inyo'y katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay na sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Amen. Salmo 145:19. Ako na pong magbabasa. Amen. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Ecclesiastes 8:13. Ngunit hindi ikabubuti ng masama, nihahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. God bless po sa ating pong Bible reader. Ating dakilang Diyos magpala sa kanyang banal na salita. Ating lamang pong ulitin, mga minamahal. Amen. Yung ating binasa kanina, ang ating po munang pamagatan, mga minamahal, whom you shall fear, sino po ang dapat katakutan, mga minamahal, amen. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Sino po ba ang dapat nating katakutan? Sa ating mundong ginagalawan, mga minamahal, amen. Dito po sa sanlibutan, tayo na sa sanlibutan, so balit hindi po tayo taga sanlibutan, amen. Ang mga tao, mga minamahal, amen, ang ating mga kababayan, mga minamahal, punong-puno ng takot ang kanilang mga puso. Bakit, mga minamahal? Sa pandemic, mga minamahal, amen, sa COVID-19, sa bagong variant, Delta variant, mga minamahal, amen, at sunod-sunod ang talagang yung iba, nagtinatamaan, yung iba, nagkakasakit, mga minamahal, amen, at hindi alam kung ano ang gagawin, mga minamahal. Amen? Dahil sa paglala ng sitwasyon, marami ang tinamaan, maraming kaso, mga minamahal. Amen? Ay nagbabalak ang gobernador ng Pangasinan na mag-lockdown, mga minamahal. Amen? Sa Maynila, lockdown na po sila doon, mga minamahal. Amen? At dito rin po, mga minamahal. At nung September 1 nga po, mga minamahal, September 1 sa akin pong pinagtatrabahuan sa Bayambang Malasiki, dahil nga po sa fake news, mga minamahal, amen? Dahil sa takot sa kanilang puso, mga minamahal, yung iba, hindi takot sa COVID-19, hindi takot sa Delta variant, ang iba, takot mamatay sa gutom, takot magutom, mga minamahal, amen? Kahit nung Miyerkules, mga minamahal, sila ay talagang nag-panic buying, mga minamahal. Panic buying, mga minamahal. Amen. Ano ang kanilang unang binili, mga minamahal? Mas inuna pinila, bumili ng maraming alak, mga minamahal. Alak, mga minamahal. Hindi yung kanilang pangangailangan sa araw-araw. Alak ang kanilang binili, mga minamahal. Amen. At talaga ang tao, mga minamahal. Amen. Ayan, natatakot na mawala ng sustento yung kanilang bisyo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout praise the Lord, mga minamahal. Amen. Subalit, sabi ng ating nabasa, sino ba ang ating dapat katakutan, mga minamahal? Ang COVID ba? Ang iba't ibang variant ng COVID? Ang mga taggutom? Mga kadalamatian, pagsubok, mga minamahal, amen. Yang anumang klase ng virus 'yan, mga minamahal. Subalit sa ating nabasa, ang sabi ng ating nabasa, datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Amen. Ang ating katatakutan ay yaong pagkatapos na pumatay ng physical, mga minamahal, amen, ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Ito po ang dapat nating katakutan, mga minamahal. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout praise the Lord. Kahit ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, may takot sa ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. May takot sa ating pinakamamalapeng Jesus. Kahit yung mga nangyayari sa paligid, mga minamahal, amen.
normal na yan para sa mga tunay na anak ng Diyos. Hindi na nila yan ikinakatakot, mga minamahal. Amen. Sapagkat yung kanilang kinakatakutan, yung ating kinakatakutan, kinakatakutan ng taga-Jesus, Miracle Crusade International Ministry, ay makagawa ng kasalanan, mga minamahal. Amen. Kasalanan na hindi ikalulugod ng ating pinakamamalapeng Jesus. At ang ating kinakatakutan, mga minamahal. Amen. Ayaw nga mawala sa atin ang kagandahang loob, yung mawala sa atin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahalang Jesus. Amen? Sabi ng Salmo, mga minamahal, yung mga taggutom, yung lahat ng ating pangangailangan sa gitna ng pandemic, yung mga yan, hindi natin dapat ikatakot, mga minamahal. Amen? Salmo 145:19, kanyang tutuparin ang nasa nila, mga minamahal. Amen? Kapag sa ating pinakamamahalang Jesus tayo natakot, hindi sa COVID-19, mga minamahal. Amen? Huwag kang matakot sa COVID-19, mga minamahal. Amen? Huwag ka rin matakot na hindi magpabaksin, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Amen? Yung ating Diyos, mga minamahal. Amen? Yung hindi kayang ibigay, mga minamahal. Amen? Yung kaligtasan, yung baksin, mga minamahal. Yung baksin na yan, mga minamahal, ginagawa lamang tayong experiment, mga minamahal. Amen? Sinapinagsasanay, mga minamahal. Amen? Maya't-maya, may iba't ibang lumalabas ng brand name ng mga una, mga minamahal, JNG, yung mga Sinovac, mga minamahal, AstraZeneca, at iba't ibang klase pa, mga minamahal. Yung iba, may side effect, mga minamahal, yung AstraZeneca. Pag tinurok yan, mga minamahal, merong blood clot sa iyong ulo, sa iyong utak, mga minamahal, amen? Sa iyong dibdib, sa iyong puso, mga minamahal, amen? Sapagkat, mga minamahal, sapagkat yan po ay ginawa, mga minamahal, upang pagsanayan ang tao, mga minamahal. Gawing experiment, mga minamahal, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus, amen? Yung iba, ginagawang requirements kapag hindi ka nagpaturok, aalisin ka sa trabaho, mga minamahal. So, bali sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot dyan. Matakot ka sa ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Na kapag nawala ang ating pinakamamalapeng Jesus sa ating buhay, isang bagay ang nawala. Malaking bagay, mga minamahal, ang iyong kaligtasan. Amen? Sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot dyan, mga minamahal. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa kanya, mga minamahal. Sa mga natatakot sa ating pinakamamalapeng Jesus, ano ang nasa ng ating mga puso sa oras na ito, mga minamahal? Amen? Ang iba, mga minamahal, amen? Ano ang nasa? Yung masuplayan, yung ating pangailangan, mga minamahal, amen? Sa araw-araw. Subalit, hindi na po yan problema, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat, mga minamahal, sa mga patutuo pa lamang ating na mga minamahal na kapatid, napapakinggan, mga minamahal, amen? Sa kalagitnaan ng pandemic, mga minamahal, amen? Sapagkat may takot sa Diyos, mga minamahal, amen? Hindi sila pinagkukulang ng ating pinakamamahalang Jesus. Sobra-sobra pa, labis-labis na pagpapala ang ibinibigay sa kanila ng ating pinakamamahalang Jesus. Bakit? Sapagkat may takot sa ating pinakamamahalang Jesus. Amen? Kanyang tutuparin ang mga nasa nila. Lahat ng ibig mo, lahat ng iyong hilingin sa ating pinakamamahalang Jesus, sapagkat ikaw ay may takot sa kanya, ibibigay ng ating pinakamamahalang Jesus. Amen? Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Ito ang nais ng mga taga-sanlibutan. Ito ang nais ng mga tao sa mundo, mga minamahal. Men, yung may Diyos na didirig sa kanila at magliligtas sa kanila na sa oras na sila'y dumaing, mga minamahal, may Diyos na handang tumulong sa kanila, mga minamahal. Men, yan ang wala sila. Subalit dito sa Jesus Miracle Crusade, yan ang meron tayo. Amen? Ang Diyos na handang makinig at magligtas sa atin na sa oras na tayo tumawag, nandyan lagi ang katugunan ng ating pinakamamahalang Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ng ating pinakamamahalang Jesus. Everybody shout praise the Lord! Ang ating bilabid kapatid, may ang patutuo, mga minamahal. Amen? Ang ating bilabid kapatid, wala siyang tahanan. Silang mga pamilya, walang bahay, mga minamahal. Ang meron lamang sila ay inuupahan lamang
At ang trabaho ng ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, ay ang dahilan, hindi siya nakakadalo sa gawain ng ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal, amen. Subalit, dumating sa kanya ang takot sa ating pinakamamalapeng Jesus. Sabi niya, mga minamahal, nais kong dumalo sa gawain ng ating pinakamamalapeng Jesus. Nais kong dumalo, nais kong ipakita ang aking pagmamahal sa iyo, mahal na Panginoon. Kung ang aking pagre-resign sa trabahong ito upang ako'y makadalo ng 3 beses sa iyong banal na gawain, gagawin ko upang maipakita ko ang aking takot at pagmamahal sa iyo, mahal na Panginoon. Nag-resign ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Nag-resign at patuloy na dumalo sa gawain ng ating pinakamamalapeng Jesus. Hindi pa nakakabayad sa upa. Mayroong isang kapatiran na hipo nagbigay ng 2,000, mga minamahal. Amen? 2,000 pesos, mga minamahal. Ang ating beloved kapatid nito ay talagang gustong maging fine squire, mga minamahal. Amen? Kompleto na siya ng fasting, kulang na lang uniforme upang siya'y makaawit sa ubasan ng ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal. Amen? Ano ang kanyang ginawa, mga minamahal? Yung 1,000, bagamat siya may pangangailangan pang bayad sa upa ng bahay, mga minamahal, amen, hindi niya ibinayad. Ibinigay niya sa gawain ng ating pinakamamalapeng Jesus, amen. At yung 1,000, ipinangpatahi niya ng kanyang uniforme bilang fine squire, mga minamahal, amen. Tingnan niyo ang kahalagahan, mga minamahal, amen, ng pagiging mga awit, ng merong katungkulan, mga minamahal, amen, na hindi dapat iwanan ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen. Nandyan, mga minamahal, nung siya'y nagpagamit sa ubasan na ating pinakamamalapeng Jesus, amen, pinalaya sila, mga minamahal, hindi nakabayad, mga minamahal, amen, pinalaya sila. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, meron palang ibinigay sila, sa kanila na bahay at lupa. Amen? Pagpapala galing sa ating pinakamamalapeng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Diyos. At yung kanyang trabaho, mga minamahal, na iniwan niya, mga minamahal, dahil sa paglilingkod sa ating pinakamamalapeng, sapagkat siya may takot sa ating pinakamamalapeng Diyos, pinalitan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Binigyan siya ng negosyo, mga minamahal. Amen? Yung kinikita niya, triple pa doon sa kinikita niya doon sa kanyang trabaho. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout praise the Lord! Ngunit sa mga hindi natatakot, mga minamahal, sa ating pinakamamalapeng Diyos, sabi ng Ecclesiastes 8:13, hindi ikabubuti, mga minamahal, amen. Kapag wala kang takot sa ating pinakamamalapeng Diyos, hindi mo ikabubuti yan, mga minamahal, amen. Sapagkat mismong Bible ang nagsasabi, mga minamahal, hindi ikabubuti ng masama ang kawalan ng takot sa ating pinakamamalapeng Diyos, amen. Naglingkod ka sa Diyos, pagkatapos ikay tumalikod, mga minamahal, hindi ka na mabuti sa paningin ng ating pinakamamalapeng Jesus. Sapagkat ang mabuti sa paningin ng ating pinakamamalapeng Jesus, yun ay ang patuloy ka sa paglilingkod sa ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Sinasabi, ngunit hindi ikabubuti ng masama, nihahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino, sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos. Kapag may takot ka pala sa ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal, men, mahaba ang iyong buhay. Amen? Hahaba ang iyong buhay. Kabaligtaran sa mga walang takot, mga minamahal, hindi hahaba ang kanilang buhay. Tingnan natin ang nangyayari sa ating panlibutan, sa mga sanlibutan. Amen? Tingnan natin ang nangyayari sa ating mga paligid, mga minamahal. Amen? Ang ating mga kababayan. Amen? Talagang kahabag-habag ang kanilang kalagayan, mga minamahal. Amen? Sa kagustuhan na humabang kanilang buhay, nagpabaksin. Amen? Nagpabaksin, mga minamahal. Amen? Imbis na humaba pa ng 3 taon, mga minamahal, pagkabaksin, lumipas lamang ang 1 linggo, mga minamahal, nawala ng buhay. Malakas pa yun, mga minamahal. Amen? Sapagkat mismong Bible ang nagsasabi, hindi ikabubuti ng masama. Amen? Sapagkat hindi hahaba ang kanilang buhay, sapagkat walang takot sa ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang dapat nating katakutan, walang iba kundi ang ating pinakamamalapeng Jesus na may kakayanan, ibulid sa dagat-dagatang apoy ang ating kaluluwa. Amen?
Sinasabi ng ating nabasa, ang atin lamang katatakutan, ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Wala ng iba, mga minamahal. Amen? Subalit, bakit dumarating sa atin ang takot sa mga ibang bagay, mga minamahal? Amen? Dito po sa Bible, mga minamahal, si Prophet Elijah, mga minamahal, medyo mahaba, ako na lamang po ang magbabasa, mga minamahal. Amen? Si Prophet Elijah, mga minamahal, amen? Propeta ng Diyos, man of God, mga minamahal, amen? Maraming himala na sa pamamagitan ni Prophet Elijah, mga minamahal, maraming himala ang ginawa ng ating pinakamamalapeng Jesus, amen? Sa bansang Israel, mga minamahal. Narayan yung nag-decree na magkakaroon ng tagtuyot, mga minamahal, amen? Magkakaroon ng tagtuyot, mga minamahal. At si Haring Ecclesiastes, mga minamahal, ay nung siya ay nahulog sa kanyang higaan, mga minamahal, siya ay nagkasakit, mga minamahal, amen? Hindi niya hinahanap ang Diyos, wala siyang takot sa Diyos, mga minamahal, amen? Wala siyang takot sa ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal. Ano ang kanyang hinahanap, mga minamahal, amen? Si Beelzebub, mga minamahal, ang Diyos ng Ekron, mga minamahal, amen? Kahit ang ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal, nagalit sa haring ito, mga minamahal. Amen? Nagalit. Kaya't yung himala, mga minamahal. Amen? Na dahil sa kanya, mga minamahal. Amen? Kumilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapeng Diyos. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat yung mga propeta ng ni Baal, mga minamahal. Amen? Mga propeta ni Baal na 450, mga minamahal, kanyang pinatay lahat sa tabak, mga minamahal. Amen? Sapagkat napatunayan, mga minamahal, na walang ibang Diyos sa Israel, kundi ang ating pinakamamalapeng Diyos po lamang. Amen? Alam po ba natin ang kwentong ito, mga minamahal? Amen? Pumalakpak po ng malakas yung nakakaalam. Amen? Purihin po ang ating pinakamamalapeng Diyos. Amen? Nagharap-harap sila, mga minamahal, propeta ni Baal at si propeta Elijah, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, tawagan ninyo ang inyong Diyos at tatawagan ko ang aking Diyos, mga minamahal. Ang propeta ni Baal, mga minamahal, sa dami nila, nagsayaw-sayaw, sinugatan ng katawan, wala pa rin Diyos na tumugon, mga minamahal. Amen? Subalit, si propeta Elijah, nanalangin sa ating pinakamamalapeng Jesus, binuhusan pa, mga minamahal. Amen? Binuhusan pa yung sapagkat sa kanilang pagtutunggali, mga minamahal, upang mapatunayan lamang kung sino daw ang tumugon sa kanilang panalangin, bumaba ang apoy at tupukin yung kanilang mga handog, nasa kanila ang totoong Diyos, mga minamahal. Amen? At ito'y napatunayan ni Propeta Elijah, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa panalangin niya, mga minamahal, bumaba ang apoy at tinupok yung kanyang handog. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus. Subalit sa kabila nito, mga minamahal, dumating pa rin ang takot kay Propeta Elijah, mga minamahal. Amen? Nang siya po ay pagbantaan ni Jezebel, mga minamahal. Amen? Sabi ni Jezebel, mga minamahal, aklat ng unang hari, 19:1, mga minamahal, hanggang 2, at sinaysay ni Acab kay Jezebel ang lahat na ginawa ni Elias, at kung paanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Nang magkagayon, nagsugo si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos, at lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila kinabukasan sa may ganitong panahon. Pinagbantaan, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal. Amen? Pinagbantaan ni Jezebel si Prophet Elijah, mga minamahal. 3, ituloy po natin ang basa. At nang makita niya, ay bumangon siya at yumaon dahil sa kanyang buhay. Amen. Dahil sa kanyang buhay, mga minamahal. Amen? Pinahalagahan ang buhay, mga minamahal. Amen? Pinahalagan. At naparoon siya sa Beersheba na ukol sa Huda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Sa makatuwid, nagtago sa yungib, mga minamahal, si Prophet Elijah. Amen? Nagtago dahil natakot, mga minamahal. Amen? Nakalimutan niya, mga minamahal. Amen? Sa ating mga Kristiyano, ganito rin po nangyayari sa atin, mga minamahal. Sa kabila ng ating mga nakita, nakapangyarihan, sa posibleng gawin na walang imposible sa ating pinakamamalapeng Jesus na lahat sa Kanya ay posible, amen? Ay nakakalimutan natin lahat, mga minamahal, amen? Nakakalimutan natin, mga minamahal, kahit dumarating sa atin ang takot, mga minamahal, amen?
At si Propeta Elijah, natakot, nagtago sa yungib. Kaya ang ating pinakamamahal na Pengsus, mga minamahal, ay nagsabi, mga minamahal. Amen? Sabi ng unang hari, 19:9, at siya'y naparoon sa isang yungib at tumuloy roon. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Amen? Nagtatanong ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Kulang pa ba yung mga himala na ipinakita yung kapangyarihan ng ating dagilang Diyos upang siya yung kanyang pananampalataya, mga minamahal, amen, ay mabawasan, mga minamahal, amen. Unang hari, 19:11, mga minamahal, amen. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. Dito muling ipinaalala ng ating pinakamamalapeng Jesus kung gaano siya kamakapangyarihan kay Prophet Elijah. Mga minamahal, amen. At narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Amen. Grabing kapangyarihan ng ating pinakamamalapeng Diyos ipinakita kay Prophet Elijah, mga minamahal. Amen. Isang malakas na hangin, nahati ang bundok, mga minamahal. At yung malalaki na mga bato sa harap ng malapeng Diyos, pinagputol-putol, mga minamahal. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol, mga minamahal. Amen. Isang malakas na hangin, hinati ang bundok, pinagputol-putol ang mga bato, at pagkatapos lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol, ang Panginoon ay apoy, mga minamahal. Pagkatapos ng lindol, apoy, mga minamahal. Amen? Subalit ang mahal na Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy, ay isang marahang bulong na tinig, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, ang kapag tayo po'y nakakalimot, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus, amen, ipapaalala muli sa iyo ng ating pinakamamahal na Jesus kung gaano siya makapangyarihan. Amen? Sasabihin ng ating pinakamamahal na Jesus, tumindig ka, magpakatapang ka, huwag kang matakot, sapagkat ako'y suma sa iyo. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit si Prophet Elijah nagpatuloy sa kanyang pagiging sa mga pagiging propeta, mga minamahal, amen? Yung kanyang ginagawa bilang propeta, ipinagpatuloy niya, mga minamahal, amen? At meron pang dahilan, mga minamahal, amen? Una, yung pagkalimot, loss, na nawawala yung focus natin sa ating pinakamamalapang Jesus. Yung ikalawa, yung disobedience, mga minamahal, amen? Kapag tayo'y hindi nakakasunod sa utos ng ating pinakamamalapang Jesus, dumarating din sa atin ang takot. Gaya ni Haring Saul, mga minamahal, amen? Inutusan siya ng ating pinakamamalapang Jesus na puksain ang Amalek, mga minamahal. Lahat ng mga Amalek, mga minamahal, amen? Sinasabi ng unang Samuel, mga minamahal, 15:2-3:9-14, amen? Ako na po magbabasa. Amen? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking tinandaan yaong ginawa ng Amalek sa Israel kung paano siya'y humadlang sa kanya sa daan. Sapagkat noon, mga minamahal, amen, naglalakbay ang mga Israelita papuntang bansang Kanaan. Isa ang Amalek, mga minamahal, amen, ang humadlang sa kanila, mga minamahal. Kaya't ang ating pinakamamalapeng Jesus hindi nakakalimutan ang bagay na ito. Kaya't nais ng ating pinakamamalapeng Jesus puksahin lahat ng mga Amalek sa pamamagitan ni Haring Saul. Amen? Sinasabi po, ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. 9. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag, mga minamahal, amen? Hindi nakasunod, hindi sumunod si Saul, mga minamahal, amen?
at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Amen? Kaya't ang ating pinakamamalapeng Jesus, nawala, mga minamahal. Amen? Nawala kay Saul, ang espiritu ng ating pinakamamalapeng Jesus. Unang Samuel 16:14, ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. At isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Amen? Kapag ang Kristiyano, mga minamahal, amen, ay nagdi-disobey, mga minamahal, amen, hindi tinutupad ang utos ng ating pinakamamalapeng Jesus, ang Holy Spirit nag-grave, mga minamahal, amen, nag-grave ang Holy Spirit, amen, masilan, sensitibo ang Espiritu Santo ng ating pinakamamalapeng Jesus, amen, kaya ang Espiritu ng ating dakilang Diyos umaalis sa mga hindi sumusunod sa utos ng ating pinakamamalapeng Jesus. Ano ang pumapalit, mga minamahal, amen? Ang pumapalit yung masamang espiritu, mga minamahal, amen, na ang dulot yan po ay takot, mga minamahal, amen, sapagkat ang dulot ng Espiritu Santo, ikalawang Timoteo 1:7, mga minamahal, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kaayusan. Kaya't kapag narito sa atin, nasa atin ang espiritu ng ating pinakamamalapeng Jesus, wala kang dapat katakutan, mga minamahal. Amen? Walang katatakutan. Sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, ng karuwagan, mga minamahal. Amen? Lahat ay kaya nating gawin, lahat ay kaya nating pagtagumpayan sa tulong at habag ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kapangyarihan, labanan ang kapangyarihan ng kadiliman. Mga minamahal. Amen? Wala tayong katatakutan. COVID-19, kahit ilang variant pa yan, mga minamahal. Amen? Kahit ilang variant pa yan, mga minamahal, ang dumating. Sapagkat tayo may takot sa Diyos, mga minamahal, ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi natatakot. Bakit, mga minamahal? Sapagkat nasa kanila ang paningin, ang mukha, ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Kahit wala tayong ibang gagawin, mga minamahal. Amen? Wala tayong ibang gagawin, kundi ang tumingin lagi sa ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Hebreo 12:2, Joshua 1:8, ako na po ang magbabasa, na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Yung focus natin hindi dapat mawala sa ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. Upang hindi dumating sa atin ang pagkatakot, ang fear, mga minamahal, ang kabagabagan, mga minamahal. Amen? Ang kabagabagan, yan ay dulot ng kaaway, mga minamahal. Ang ating pinakamamalapeng Jesus, ang kanyang ibibigay, kapangyarihan, katapangan, mga minamahal. Amen? Pag-ibig, sound mind, mga minamahal. Amen? Mabuting pag-iisip, mga minamahal. Ang kaaway, ang ibibigay, mga minamahal. Amen? Pagkatakot. Kahit mag-focus sa ating pinakamamalapeng Jesus, amen? Mag-focus lamang. Hindi tayo dapat mag-focus sa mga material na bagay, amen? Huwag nating mahalin yung ating buhay sa ibabaw ng mundo, mga minamahal, amen? Ang ibibigay ng mundong ito, mga minamahal, amen? Temporary lang, mga minamahal, amen? Temporary lang, temporary na kasiyahan, temporary na kagalakan, temporary na kaligtasan, mga minamahal, amen? Yan ang dulot ng sanlibutan. Subalit ang dulot ng ating pinakamamalapeng Jesus, everlasting life, mga minamahal. Everlasting na pag-iingat, everlasting na kagandahang loob, mga minamahal. Everlasting na pagpapala, mga minamahal. Narito pa nga lang tayo sa lupa, sabi ng ibang mga kapatid, mga minamahal, para nang nasa langit. Bakit, mga minamahal? Lahat ng ating desire, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, amen? Lahat ng ating desire, ibibigay ng ating pinakamamalapeng Jesus, but may takot ka sa ating pinakamamalapeng Jesus, amen? Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal, Joshua 1:8. So, kaya't
ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, mga minamahal. Mag-focus sa ating pinakamamalapeng Jesus, laging magbasa, mga minamahal. Amen? Naalala ko ang sabi ng ating beloved ordained preacher noon, mga minamahal, na magkaroon tayo, mag-memorize, memory verse, mga minamahal. Amen? Memory verse, mga minamahal. Totoo, Bible mismo ang nagsasabi. Sabi po, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Ibig sabihin, lagi mong babasahin ang kautusan, mga minamahal. Amen? Kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, uunawain mo siya, mga minamahal. Amen? Lagi mong sasambitin ang salita ng ating dakilang Diyos. Lagi kang magpo-focus sa ating pinakamamalapeng Jesus upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Amen. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ito po, mga minamahal. Amen. May takot ka sa mahal na Panginoon. Bubulay-bulayin mo ang kanyang mga salita. Amen. Upang guminhaw, mga minamahal, ito ang kailangan ng mga tao sa mundo, ang pagkatakot sa ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? May takot ka sa ating dakilang Diyos, giginhawa ang iyong lakad, mga minamahal. Amen? At magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapeng Jesus. At ang last verse natin, Joshua 1:9, mga minamahal, ako na muli mo ang magbabasa. Hindi ba kita inutusan, mga minamahal? Inuutusan tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng ating pinakamamalapeng Jesus, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, mga minamahal. Amen? Magpakalakas, huwag kang matakot, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating dakilang Diyos, sa akin ka lang matakot. Huwag kang matakot sa mga COVID-19, sa mga vaccine, amen? Sa mga checkpoint, amen? Sa kagutom na darating, mga minamahal, sa mga digmaan, sa mga lindol. Sabi ng ating pinakamamalapeng Jesus, ikay aking inuutusan, magpakalakas ka at magpakatapang, amen? Ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus. Tayo po'y tumayo at ating awitan ang ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. I, the Lord, thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, the night, I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, the night. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Of my righteousness, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not.
sun, for I am waiting. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, and I will help thee, and I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am waiting. Obey not dismay, for I am thy God. Fear thou not, for I am waiting. Be not dismay, for I am thy God. I will strengthen thee, and I will help thee, and I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am waiting. Be not dismayed, for I am thy God. Be not dismayed, for I am thy God. Purihin po ang ating pinakamamarapin suwis mong minamahal. Sabi ng ating napag-aralan, wala kang dapat ikatakot mong minamahal. Wala kang dapat ikatakot sapagkat ikay may takot sa ating pinakamamahal na Jesus. At ang mga nakatatakot sa Kanya, mong minamahal, amen? Nasa Kanya ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng mga anghel ng ating pinakamamahal na Jesus ay humahantong sa lahat ng mga nakatatakot sa Kanya. Amen? Kaya't walang dapat ipangamba ang mga tunay na anak ng Diyos. Dumating man ang mga pagsubok, magkaroon man ng iba't ibang variant ng pandemic ng COVID-19, mga minamahal, tayo mga nakatatakot sa ating pinakamamalapeng Diyos, nananatiling matatag dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapeng Diyos. Amen? Tayo po'y manalangin sa ating pinakamamalapeng Diyos. Hallelujah, hallelujah. O, dakila mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalapeng Diyos Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, marami pong salamat muli, malapang Diyos, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin. Kami po'y malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang pagkakasala. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayin pa po ang kanilang buhay, o malapeng Jesus, hallelujah, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, o malapeng Jesus, abutin mo po ang lahat ng iyong mapagpalang kamay, ang lahat ng pangailangan, ang mga minamahal na kapatid, pagaling na po ang kanilang makaramdaman, tugunin mo po ang kanilang panalangin, malapeng Jesus, hallelujah, in the mighty name of our dearest Jesus, amen and amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po yung dumako, mga minamahal, sa ating pong personal needs, ating ipatong ang kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng mga karamdaman, ating isipin ang ating pong dearly beloved parents in the Lord ang naglehan po sa ating, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sama-sama po nating palayasin yan, mga minamahal, sa pangalan na ating pinakamamahal
pangalan ni Jesus. Hallelujah. Udah kita mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus Kristo. Sa unang dalahin po na aming dearly and beloved Pastor Willie Strada Almeda, lahat ng mga uri ng demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, rangkaso, COVID-19, matunaw ka ngayon din sa pangalan na Jesus. Sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, arthritis, rheuma, diabetes, hallelujah, ulcer, kidney trouble, and liver cancers, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Be bound into hell and be there forever and ever. In the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang malakas, mga minamahal, ating pinakamamalapin sa Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapin sa Kristo. Tayo po sabay-sabay tumalon. Tatlong beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro. Ito po ay seryoso, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa at, para po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa announcement. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Praise the Lord. Purihin natin na napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. God bless you, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa pagdala ng mensahe ng kaligtasan. Pumalakpak muna tayo, mga minamahal ko, at mga gising na ang mga anak ng Diyos. Amen. At talagang mag-aalas 6 na po, mga minamahal. At bago tayo dumako sa atin po mga regular announcements, mga minamahal ko, ay atin po munang bigyan ng daan ang atin pong special offering kaugnay po sa ating mga proyekto, mga minamahal ko, na naka-lined up. At update lamang, mga minamahal ko, from July 11 to August 29, mga minamahal ko, tayo po ay nakalikom na ng halagang 16,589.75 pesos. Ito po ay remitted na po, mga minamahal ko, at gastos ng mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal Panginoon. At last September 1, that was Wednesday, tayo po mga minamahal ko ay nakakuha ng 371 pesos. Mga minamahal ko, yan po yung ating cash on hand ngayon, mga minamahal ko, sa pag-iingat ng ating pong beloved sister Jennifer Ferrer. At ating pong dagdagan ito, mga minamahal ko, para ating pong mapondohan, mga minamahal ko, ang marami pa pong mga projects, mga minamahal ko. Amen. At napapansin po natin, mga minamahal ko, marami tayong dapat kumpunihin, mga minamahal ko, ang pagtatiles ng ating pong mga CRs at yung mga bubong pa, mga minamahal ko, na kailangan pang palitan. Amen. Para sa ikagaganda ng ating pong bahay, sambahan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at sa ating pong sama-samang mga minamahal ko, pakikibahagi, mga minamahal ko, sa anumang proyekto, mga minamahal ko. Ito po ay talagang atin pong naisasakatuparan sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. At pagpalain naman ang Panginoon yung mga kapatid, mga minamahal ko, na bukas ang palad, mga minamahal ko, sa pagbibigay ng kanilang mga ambag, mga minamahal ko, yung mga extra givings, mga minamahal ko. At yan po, mga minamahal ko, ay hindi po talagang nalilingid sa Malapanginoon. Sinusuklian ng Malapanginoon ng bawat sentimo, mga minamahal ko, na ating pong ibinibigay. At talagang, mga minamahal ko, hallelujah, kahit na tayo po ay nasa panahon, mga minamahal ko, ng pandemya, mga minamahal ko, gagawa ng kaparaanan ng Malapanginoon para umapaw, amen, ang mga blessings na ating pong, mga minamahal ko, matatanggap. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. Narito po, beloved elder, beloved brother Saldeo Rodriguez, mga minamahal ko, para ipanalangin ang ating pong special offering. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po yung manalangin, mga minamahal. Opo, mapagpala namin, ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal pang Jesus. Mahal na Panginoon, kayo po'y dadako na kung saan. Ito po ay pagbibigay ng special offering para sa improvement
ng church, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon namin sa amot. Dalangin, O Diyos, o nang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, na inyupuhin ang aming mga minamahal na kapatiran, O Diyos, upang magkaroon ng pasanin ng bawat isa, O Diyos. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga magkakaloob, O Diyos. Patuloy mong pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah. Balik mo sa kanila ng makalibong beses, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila sa material, physical, higit sila sa spiritual na pagpapala. At sa mga walang maibigay dahil sa kawalan, O Diyos, patuloy silang pagpalain, O Diyos. Tulungan, mahal na Panginoon, maging sa kanilang mga halamanan, maging kanilang mga pinagkakitaan, O Diyos, upang sunod sila rin naman ay maging bahagi, mahal na Panginoon, ng pagbibigay na ito. At lahat ito ay amin sa amot dalangin. So, ang dalangin naman, beloved Pastor Will Destrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Magbigay ka. Purihin natin yung pinagmamahalang Panginoon, pagpalain nawa ng ating dakilang Diyos ang bawat kamay, mga minamahal ko na patuloy, mga hindi po nanghihinawa na magbigay, mga minamahal ko, para sa naturang proyekto, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong banal na iglesia. At tayo po, mga minamahal ko, idara ko sa ating po mga regular na mga announcements, mga minamahal ko. At patuloy po, mga minamahal ko, ang ating pong pagsasagawa ng ating pong pananambahan. Tatlong beses po sa mga inamal ko sa loob ng isang linggo. Dito pa rin po sa ating address, 157, number 157 ang ating pong address dito mga minamahal, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Barangay Mamarlaw, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At ang ating pong Wednesday, General Service, mga minamahal ko. Yan po ay nag-uumpisa, mga minamahal ko, ng alauna ng hapon. At tayo po ay nagtatapos ng alas 5:30 ng hapon. At yung ating pong Friday Overnight Worship, mga minamahal ko, tayo po ay nag-uumpisa ng alas 9 ng gabi ng Friday. At tayo po ay nagtatapos ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At yung ating pong Sunday General Worship, mga minamahal ko, bukas po, mga minamahal ko, ay ating pong Holy Supper. Amen? Amen? At tayo po ay nag-uumpisa ng alas 9 ng umaga. At tayo po ay nagtatapos ng alas 4 ng hapon. Medyo extended po yung ating oras, mga minamahal ko, sapagkat tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, magkakandak ng ating pong banal na hapunan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus Cristo. Yung ating pong Bible study, mga minamahal ko, tuwing Martes, mga minamahal ko sa may Barangay Tubag, sa residence po ng ating pong beloved Brother Romy, the beloved elder. At patuloy po yan, mga minamahal ko, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, mga minamahal ko. At sinasabi nga ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, na patuloy nawa, mga minamahal ko, wag ningas kugon, mga minamahal ko, ang pagsuporta po natin, lalo na doon sa mga kapatiran, mga minamahal ko, na malapit sa nabanggit na lugar, tayo po yung mag-invite ng mga newcomers, mga baguhan. Amen? At na kailangan, mga minamahal ko, na talagang magbunga ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? At yan, mga minamahal ko, hallelujah, ay para sa for our gain, mga minamahal ko, para sa ating ikabubuti, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal pa yun, pagpapalang spiritual po yan, at tayo po'y makapagbunga, mga minamahal. At talagang napapanahon na, mga minamahal ko, hinug na, mga minamahal ko, upang anihin, mga minamahal ko, ang mga nawawaglit pang tupa ng ating pinakamamahal pa yun, Jesu Cristo. At meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling,
sa mga beloved sisters, mga minamahal ko, kung medyo light na usapin, mga minamahal ko, handa po kayong paglingkuran ng ating beloved Sister Vines dyan sa may sister's information. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, bukas ang pintuan ng ating mga beloved ordained preacher, mga minamahal ko, sa mga godly advice na inyo pong hihingin at sa mga mga minamahal ko, halil gumugulo sa inyo mga isipan na nais nyo pong mabigyan ng kaliwanagan, ay handa po kayong mga minamahal ko na i-entertain ng ating mga beloved ordained preacher. At meron pong practice yung ating mga beloved adults choir. Amen. At susundan po mga minamahal ko na ating mga beloved youth and singles choir. At sa ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir ay mamayang alas 6 ba? Amen. Sapagkat ngayon po ay Holy Supper. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At huwag kakaligtaan mga minamahal ko, mamayang gabi po mga minamahal ko yung ating pong TV program sa may Channel 8 po mga minamahal ko sa ating lugar, Channel 4 sa Dako ng Maynila. At mapapanood po natin mga minamahal ko mga preachings ng ating beloved pastor Evangelist Weldy Strad Almeda at ng ating beloved Mama Dear at yung mga major testimonies mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong banal na iglesia. Yan po mga minamahal ko ay atin ay naisasamhing papawid mga minamahal sa oras po ng alas 11:30 ng gabi hanggang 12:15 ng madaling araw ng Linggo. Amen. At ugaliin po natin mga minamahal ko, hallelujah, na tangkilikin ang sariling atin, yung ating pong TV program. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon kung wala na pong nakaligtaan. Praise the Lord. Tayo na po mga minamahal ko, sama-samang tumayo at muling magpasalamat sa ating mga pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah, sa isang gawain mga minamahal ko, ating pong overnight worship mga minamahal ko na binigyan ng tagumpay ng ating mga pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Narito po mga minamahal ko ang ating beloved brother Janjan Aquino para bangunahan po yung ating closing prayer. Praise the Lord. Praise God, tayo manalangin sa ating pagkatapos. Dagay mo pala po ng Ama Diyos, magpapasala sa Panginoon kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras na sa matagumpay mong gawain. Maraming muna salamat po sa paglangis sa aming pag-uumpisa, sa pag-EMC, hallelujah, sa pag-hallelujah, opening prayer, hallelujah, pag-awit ng mga Diyo, for solemn song, na narin, hallelujah, kumilugos ka sa aming kaligitnahan. Maraming salamat po, malapay, hallelujah, sa mga malapay sa lalo buhay ng pagtuwa, mga kapatiran, habigin ng mga different choir, malapay sa narin, muli kang kumilo sa aming kagitnan, maraming salamat po, malapay sa haliliya, na narin, haliliya, sa aming pagbibigay, na dito kami tinuruan magkaloob, magbigay, haliliya, narin, pinagpapala po kami, higit pa sa aming mga inasama, mga pagpapala, maraming salamat po, malapay sa haliliya, sa malapay sa haliliya, sa nangaral ng bilang salita, na umangko po sa aming pang-araw-araw, na narin, haliliya, sa pamumuhay, haliliya, pagkain na aming mga nagugutom na kaluluwa, maraming salamat po, malapay sa haliliya, sa nangaral ng bilang salita, haliliya. At minsan pa, muli malapay sa lila sa aming halilya kung paano kami iningat ang pinarating malhati. Ganun din po, malapay sa lila sa araw po ng bukas, ang aming Holy Supper, halilya, na gaganapin para sa araw po ng bukas. Pero sa nari, halilya, pag-ingatan mo kami, muling idako, halilya, sa araw, sa lugar na ito, malapay sa tagalay ang kalakasan na nagmumula sa iyo, at pag-ingatan mo kami sa pag-uwi, halilya. Ito nga aming samat na lang. So, ang aming ginagalang mapasunin siya pray. Halilya, praise the Lord, halilya, praise the Lord. Praise the Lord, tayo po'y magkamayan, mga minamahal.